dapat chili, dapat super. Yan natin ito lahat. Ang mga realizations ko sa mga natikman ko dito. Pag sobra palang tama ang pagkakaluto. At ang gaganda talaga ng mga ingredients. Sobrang pamatay pala ang tikim experience. Nagsimula sa patikim, tikim. Sa medyo tagong area ng Makati, merong authentic at quality Thai food. Ito yung Chang Thai. Parating binibida sa akin ni Mrs. Tizon. Titikman ko na para mahusganan. Silipin natin ang mga pagkain nila. Pad Thai. Unahin natin to. Eh, madalas ang bida sa akin ni Mrs. Tizon dito dahil natikman nila. Tapos hindi makalimutan, kaya sinama ako. Tingnan nga natin. Sarap, brother. Tama ka. Unang lapad pa lang dito sa labi ko, tama na agad yung sarap. May asim, may tamis. Masarap yung noodles, masarap yung hipon. At medyo lasang tama eh. Hindi ko naman alam yung pinaka the best. Pero yung reference ko lang, yung nagbakasyon tayo nang sa Thailand. Ang sarap nito sobra. Ito ang aaminin ko. Nung unang pumunta kami dito, medyo apprehensive pa ako. Paano pag Thai food, sanay ako na parang Thailand, kalye-kalye lang. Sa restaurant na to, unang tikim pa lang, daling-dali na ako. Meron kakaibang magic dito. Grabe. Officially, paborito na ko na kumain dito. Dito pa lang sa dish na to. Hindi siya trying to be Thai. Thai siya. Sarap, grabe. Eh, bakit ngayon ko lang nalaman to? Bagay, hindi ko naman lahat alam, ano. Pero, napakagandang hanap na to. Konti lang yung seats dito eh. Sunday pa ngayon. Hindi ko alam kung ano eksena dito ng weekday, ng Saturday, Friday. Pero, sulit pumunta dito siguro kahit maraming tao. Tikman ko pa iba. Cut. Okay, crispy catfish salad. Siyempre, sinubukan ko muna yung crispy catfish. Pero ang game na ito, yung nandun sa ano, sauce niya. Excited ako may one side ito. Yun! Sarap. Manggang hilaw with wansoy, suka, and pati siyempre. Sarap. Ito talaga yung salad nila. Grabe. Sigurado ko na lahat dito masarap. Nakakadalawa na ako. Yung salad na itong grabe rin. Sobrang sarap. Kung napansin nyo agad, ang ganda ng itsura ng crispy fish. Para siyang mahu o pork floss. Tapos yung daming gulay na sinama, para rin siyang som thai. Na mas higit pa dahil meron tong mangga. May mga mani-mani, ang sarap kainin nito. Okay. Sa menu nila, nakalagay chicken yung green curry. Pwede mo palang paltang. Si Mrs. Dizon pinaltan niya ng beef. Okay nga naman. Kasi meron na kami ng chicken na may gata eh. So, green curry beef. Okay din kasi sa atin ng curry natin sa Pilipinas yung dilaw madalas. Sa Singapore naman yung mapula at saka may green din. Kaya ito, green. Okay din. Tikman natin. Boom! Ang sarap ng beef. Good call to. Ang sarap ng green curry at beef pala.
sinapul ko pa yung basil. Meron sa ibabaw. Sobrang sarap. Actually, manamis na miss to. Ang sarap sa white rice na to. Green curry beef. Parang mas okay to kaysa sa chicken. Ewan ko lang din. Next time, try natin chicken. Gaboom. Ang sarap. Tom Kai Gai naman. Chicken and coconut soup. Gata na hindi siya malapot. May anghang. Sa pula ko dun, may nakatagong anghang pala to. Masarap to. May anghang. May asin. Sarap ng end note nito, grabe. Yung pagsara ng pantigim mo, ganun, asin. Sarap. Kanin, Tom Kai Gai. Sobrang sarap nito, grabe. Okay. Panahihipon kasi yung order natin. Okay, Tom Kai Gai lang. I'm a Tom Kai kind of guy. Sarap na ito. Chicken breast siya. Mostly chicken breast. At saka may mga alam mo yun yung lemongrass. Yung talaga yung pampabago ng soup na yun. Kakainin mo na pati yung mga luya-luya niya. Kasama yun. Yung pagka-coconut niya, subtle lang. So, hindi yung super gata. Light na light kaya bagay na pinaasin. Sarap. Sobrang nagustuhan ko to at magiging staple na to sa akin. Super panalo dito. Yung shrimp cake, titikman ko muna yung sauce niya. Wala akong matamis. Matamis. Pero hindi ko alam kung sampalok ba to or ano. Okay din eh. Pang contrast dun sa savory na shrimp cake. Sulit ng shrimp cake nito, grabe. Matigas pa yung yung hipon sa loob eh. Hindi nagtipid. Lagyan nga natin ng pampasarap. Yawn! Tapos tikman natin. Gabu! Ang sarap nito! Sobrang shrimp cake dito. Hindi ako nakatikim ng shrimp cake sa Thailand. May natikman ako isang shrimp cake dito sa Pilipinas. Hindi ganito kasarap. Ito, grabehan to. Wala pa ako nakakain na hindi masarap dito. Grabe ha. Mag-i-enjoy ang panlasa nyo dito. Ano pa ba meron? Umorder pa ata kami na padkrapaw na kadalasa kasi chicken o kaya pork nga ba na giniling. Sinubukan namin yung seafood, hinihintay lang namin. Tikman ko yun. Grabe. Pag Thai, obligado ang papaya salad. Somtam na may sili. Lagyan natin yung string beans para kompleto. Ito yung magdadagdag ng freshness. Yun ang somtam, maanghang. Mayroon ako talaga ng sili. Okay. Ngayon, nafe-feel ko para ako nasa Bangkok talaga. Kasi nagliliyab na yung loob ng bibig ko. Pero natutuwa ako. Yun ang naaalala ko nung pumunta ako ng Thailand. Naluluha ako sa anghang at saka sa sarap. Ganon din dito. Para ka talaga nasa Thailand yung lasa. Tikman nyo nga dito. So far, ito yung pinakamasarap ko natikman. Hindi ko naman natikman lahat sa Pilipinas, ha. Pero napakasarap nito. Hindi ako mapapaya dito. Okay, first time ko mag-seafood padkrapaw. Kunin natin yung para may runny egg. Squid pala yun. Hipon, solid. Okay.
ito, masabaw. Pagkakaalala ko na binibili kong krapaw sa Thailand, dahil giniling, hindi ganito kasabaw. Lagyan ko ng silya. Tsaka chili powder. Kasi pag krapaw, dapat solid yan eh. Ginisa sa sili yan eh. Sige nga. So, wala kang budget panlipad sa Thailand, pwede na to. Diba? Feeling Thailand tayo dito. Ang sarap ng nasa. Ano yung sauce niya sarap? Yun, nadali na yung angaw. Malayong malaya siya doon sa chicken ano natin. Pero masarap to. Sobrang gabum nung ano nito, yung sauce. Pwede to. Bagong favorite. Grabe. Tama yung sinabi mo. Masarap dito. Saka lalagyan mo pa ng napaka sa una, napakasarap. Gusto ko dito. Chang Thai, napakahusay. Siguraduhin nyo lang yung restaurant ang mahanap nyo sa Google. Meron din kasi mga massage parlor na Chang Thai. Napakahusay ng lasa at saka ng ingredients dito. Meron naman palang dahilan. Alam nyo kung bakit? Ang nag-ooperate nito at ang head chef nila ay talagang Thai. Grabe ang authenticity dito at ang honest lang ng sarap. Pagkatapos kumain, matik na, alam nyo na yung kasunod. Mango sticky rice. Meron silang malupit. Okay, after so many attempts na kumain dito, lagi akong naubusan ng mango sticky rice. Finally, Sarap ng ano nila, sticky rice, malambot, with mango, try natin. Perfect ending. Sarap. Oh, sa mga mahilig sa Thai food sa atin dyan, ilistan nyo na to. Napakataas ng antas ng lasa dito. Pero hindi ibig sabihin mahal na lang na Thai food ang ma-appreciate ko. Balikan natin yung simpleng kinakainan sa Makati Central Square. Masarap din na Thai food to. Isisingit ko na rin dito. Basement to. Sa mga mahilig nga talaga maghanap na masarap na Thai. Yung panawid. Pero sulit na sulit, alam nyo to. Itong Senlek Thai Noodles. Marami tong branches eh, pero dito sa Makati Central Square, tansya ko, isa to sa pinakasolid na branch nila. Kompleto na, meron ditong Thai milk tea, maraming noodles, pero syempre pinakasikat yung mixed. Pamula noon, ang signature lasa nito ay merong konting halong kangkong dun sa sabaw. Sari-sari ng karne ang nandito, kompleto. Pati yung alat, asim, tamis, nandyan lahat. Sa presyong 180, magre-reklamo ka pa ba? Constant ang lasa nito mula noon hanggang ngayon. So, binabalikan ko talaga to sa Makati Cinema Square o Makati Central Square ngayon. Ngayon, bukod sa siguradong-siguradong Thai noodles, solid din dito ang pad kapraw. Mura lang din. Ang version nila dito, very aromatic. Hindi ko lang sigurado kung iba-iba ang version bawat region sa Thailand. Pero dito, meron pang dahon ng sibuyas o leeks. At meron din ditong lemongrass na pininong-pino ang pagkakatsap. Kaya mabango-mabango yung kanin pag nakakain mo.
chopped chicken, maraming sili, toyo, patis. Ang sarap nitong kanin na to. Itong rice dish na to, sikat na sikat to sa Thailand. Tikman nyo yung version nila dito, napakasarap. Yun ang quick fix ko pag Thai cooking. At yung siguradong lasa, kaka-discover ko lang. Ngayon, alam nyo na, puntahan na!